Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? Diyan dobre, magandang umaga. Good morning sa inyo mga ka-inspire, no? So, it's another day, it's another blessing, at syempre, it's another vlog. Panibagong talakayan na naman tayo mga ka-inspire. Ayan. So, sa kaninang umaga mga ka-inspire, sa akin pong pag-open ng aking Facebook account, meron po akong nabasa sa Pinoy's in Poland group na isang katanungan, which is kung saan nagkaroon po ako ng interest para bigyan naman po ng kasagutan yung ating kababayan na nagtatanong, di ba mga ka-inspire? Ayan, so ito po yung tanong niya mga ka-inspire. Please, sana may sumagot na nasa Poland sa mga tanong ko. Since nandito naman ako sa Poland at halos 2 taon na rin akong tatrabaho dito sa Poland, siguro may kakayahan na rin ako para sagutin yung kanyang katanungan. Ayan, so sabi niya, since wala talaga akong makitang informative post, sabi niya, tapos meron siyang sticker na tawa. Sabi, so, meron siya katanungan dito na 2 bagay mga ka-inspire. So, number 1, ano ang advantage ng pagpunta sa Poland na wala sa ibang bansa? Number 2, magkano ang estimate basic salary doon? Yes, alam ko, depende sa trabaho, pero yung estimation lang naman, like nasa 30K ba? Yung kung nasa 30K, paano yung accommodation entrance po? Ayan. So, kabayan na, napakaganda nito nga katanungan mong ito, no? So, based on my experience at base na rin sa aking nakikita or base na rin sa aking kaalaman, ay isishare ko ito. So ito na nga mga ka-inspire, sasagutin ko yung kanyang katanungan. Yung number 1 na tanong niya mga ka-inspire is, ano ang advantage ng pagpunta sa Poland na wala sa ibang bansa? Ayan. Okay, so napagandang katanungan yun actually, no? So, yung nakikita kong advantage, mga ka-inspire, kapag pumunta ka dito sa Poland ay, unang-una, you have a chance to be a resident here in Poland. Yan. So, magkakaroon ka ng chance na maging residente dito sa Poland, mga ka-inspire. So, which is, kapag ikaw, mga ka-inspire, ay nakapag-apply na, meron ka kasing pagkakataon na ma-residente dito sa Poland, mga ka-inspire. Ikaw ay pwedeng mag-apply ng tinatawag nating permanent residence card. Pero bago pong makuha yung permanent residence card na yun, dadaan ka muna sa bilang temporary residence card. Yan. Ano po yung temporary residence card? Yung temporary residence card po mga ka-inspire is yun po yung kapalit po ng iyong visa nung ikaw ay nag-apply pa lang dito. Kasi yung visa po kasi may expiration po kasi yun, which is 9 months, 8 months, or 7 months. Magkakaiba rin po yung validity ng visa po natin dito sa Poland mga ka-inspire. So, bago mag-expire yung visa mo, kailangan may apply ka na po ng iyong employer ng temporary residence card or TRC na sinasabi mga ka-inspire. So, after nun, kapag ikaw naman ay gustong mag-apply ng permanent residence card mga ka-inspire, after 5 years on your one company, on your one employer, pwede ka na po nilang i-apply ng permanent residence card, which is hindi po ganun kadali ang pag-apply. Meron po silang examination, meron kang exam na pagdadaanan, which kailangan mag-aral ka ng Polish language, kailangan matuto ka ng Polish language. Yun po yung isa sa mga requirements nila para makapag-apply ka po ng permanent residence card. Yan. So number 2, may pagkakataon ka na pumunta or magtrabaho sa ibang Europe countries. Yan. So kapag ikaw mga ka-inspire ay meron ka na pong temporary residence card or permanent residence card, mga ka-inspire, pwedeng-pwede kang lumipat sa Europe countries. Okay? So pwede kang pumunta, lumipat na magtrabaho doon kung meron kang kakilala na lilipatan, kung meron ka naman na mga pupuntahan na trabaho sa ibang Europe countries, pwedeng-pwede mo po yun gamitin. Pwedeng-pwede ka po doon pumunta. Okay? So number 3, mabilisan lang ito mga inspire. Number 3, long-term stay here in Poland. Yan. So meron tayong tinatawag nating unlimited stay here in Poland. So wala po tayong maximum, wala po tayong limit na mag-stay dito sa Poland. Kapag ikaw po ay meron na pong temporary residence card, kapag ikaw ay magtatrabaho, kung gusto mong magtumagal dito sa Poland, ay pwedeng-pwede po yun at wala pong limit dito sa Poland. Hindi po tayo limitado dito sa Poland, mga ka-inspire. Yan. So number 4, mga ka-inspire, hindi po mahigpit ang Poland. So number 4 natin, you are the only one holder of your passport. So ang passport mo mga ka-inspire, ikaw lang po ang humahawak niyan at walang ibang makakahawak ng passport mo, no? So malaya kang nakagalaw, malaya ka na kung saan mo gustong pumunta kasi yung passport mo ikaw lang po ang humahawak niyan. Wala pong ibang nakakahawak niyan kundi ikaw lang. Okay? So yun po yung nakikita ko na 4, no, na advantage mo kapag pupunta ka dito sa Poland mga ka-inspire. At saka po isa pa, pwede kang lumipat ng company kapag yung company na puntahan mo is hindi mo kaya or hindi mo nagustuhan.
Kung hindi mo kaya yung trabaho, kung hindi mo kaya yung bigat ng trabaho na napuntahan mo, pwede ka pong magpalipat sa agency mo. Kahit hindi mo po matapos yung iyong kontrata. Okay. So, yun po yung alam, yun po yung nakikita kong advantage kapag pumunta ka dito sa Poland, mga Inspire. And meron pa pala akong papahabol dyan. Poland, mga Inspire, is a Christian country. Yan. So, maluwag, Catholic country, so religious country sila. So, wala to yung problema. Magiging magaan po yung pumumuhay po natin dito bilang isang Kristiyano. Okay? So, yung tanong yan, number 2, mga Inspire, magkano ang estimate basic salary doon? Yes, alam ko, depende sa trabaho. Pero yung estimation lang naman, like na sa Turkey. So, estimation, yun yung gusto niyang malaman, yung estimated lang. So, ganito na lang gagawin natin, mga Inspire. Based on my salary na lang. So, sa aking salary na lamang po, yun na lamang po yung aking isishare na sagot para dyan sa kanyang katanungan. So, meron akong extra cellphone dito para i-compute natin kung paano ba natin mag-convert ito sa peso or kahit sa ano natin, sa hours natin. Okay? So, ganito po yun, mga ka-inspire, ang sahuran dito sa Poland. Kapag ikaw, mga ka-inspire, katulad ko sa akin, actually talaga, mga ka-inspire, ang break po namin dito ay 14.5. Yan. So, 14.5 per hour po yun, ha, 14.5 per hour. Tapos kami po, mga ka-inspire, nagtatrabaho lamang po na 8 hours a day. So 14.5 times 8 hours a day mo is meron kang 116 zloty per day. Okay? Tapos ang pasok lang naman po namin sa isang linggo ay 5 days lamang kasi Monday to Friday. So minsan may Sabado pero hindi na po na natin isasama yung Sabado kasi minsan lang naman yung bihira mangyari yun. So, ang kukumpute lang po natin is Monday to Friday. Okay? So, yung 116 mo per day is i-multiplied mo siya to 5 days. Times 5 days. So, meron kang 580 zloty per week. Ayan. So, per week. Kung meron tayong 4 na linggo sa isang buwan. So, times 20. So, 580 zloty multiplied by 20 days. So, meron po kami, ay mali. Mali guys. 580 multiplied by 4 weeks. Tama, 4 weeks. So, meron kami 2,320 zloty. Okay. 2,320 zloty, mga Inspire, ha. So, ganun po yun yung salary po namin dito. Yun na po yung salary. Hindi yun na po yun. For example, yun na po talaga yung salary po namin dito. Okay. So, yung 2,320 is zloty, which is ang palitan naman po sa peso is 12 point something, 12 point like. I-multiply na lang natin siya, for example, sa 12.50. Okay, kasi kadalasan sa naman 12.50, 12.60. So, 2,320 multiplied by 12.50 is equivalent to 29,000. Yan, 29,000 pesos. Yun po yung aming monthly salary dito, mga ka-inspire. 8 hours work and then 5 days a week work. Okay? So walang overtime, walang Sabado, Linggo. So yun po yung trabaho, yun po yung salary po namin monthly, mga ka-inspire, dito sa Poland. Okay? So hindi ko na po sinali, may mga bonuses po kasi kami. Kaya hindi ko na po sinali yun kasi ang tinatanong lang naman niya is yung basic salary po natin dito sa Poland. Ayan. So, ganun lamang po yung pag-compute ng salary dito, mga Inspire. Take note, mga Inspire, neto na po yun, neto. Neto na po yun yung salary po namin na yun. Yung, kasi ang gross per hour talaga dito is 19 PLN per hour. 19 PLN per hour. Ayan. So, yun na po yung neto po namin. Kaya, marami ang magsasabi na mababa talaga yung salary dito. Marami ang magsasabi na hindi talaga worth it yung salary dito. Pero, nasa ano naman niya, nasa tao naman niya kung paano niya i-appreciate yung tinatanggap niyang blessing, di ba? Merong mga nagsasabi na okay na yan kasi nasa Europe ka naman, maganda naman ang pamumuhay diyan. Cost of living naman diyan, mababa naman ang cost of living. So bahala na po kayo kung paano niyo po ninyo i-appreciate yung sinasahod po ninyo. Yan. So mga maraming salamat sa iyo, madam, sa katanungan mo na yan at nagbigay sa akin ng interest na magbigyan ng kasagutan. Maraming salamat po at sana pagbigay ako ng konting ideya at impormasyon na naman, mga ka-inspire, yan. So, sa mga kababayan po natin, ito po sinasabi ko sa inyo,
Dito po sa Poland, kapag ikaw ay ordinary factory worker lang, huwag kang maghangad ng malaking salary. Maliit lang po ang salary ng factory worker dito sa Poland. Yan po yung totoo. Yan po yung totoo, guys. So maraming salamat. God bless everyone.